So yun nga, andyan na pala kayo guys. Oh, ito na, simulan na natin. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to click like, subscribe ka na rin sa channel ko. Then, click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos upload ko. So, yun nga guys, medyo matagal-tagal akong hindi nakapag upload ng video. So, ngayon, naisip ko lang na i-share sa inyo yung aking skincare routine, which is morning lang. So, sa ngayon, morning skincare routine yung i-share ko sa inyo. So, other video naman yung aking night skincare routine. So, para kasi masyado nang mahaba yung dahil yun. Very simple lang ang aking skincare routine. And kasi hindi naman ako masyadong problematic sa skin ko. Hindi ako, walang masyadong tumutubo na acne. So, thank God I was blessed for that. Minsan, tinutubuan din ako ng mga tagyawat. Occasionally. So, minsan lang kapag napabayaan ko siya or pag magkakaroon na, you know, alam niyo yun. Alam niyo yung girls, pag magkakaroon na tayo, lalabas na sila dyan. So, sasabay sila sa ating dalaw. If you want to know more about sa mga product na ginagamit ko, just keep on watching. So, yun nga guys. Nandito na ako sa CR. So, yung first thing to do kasi na gagawin ko is first thing to do na. Sorry. So, first thing to do is yung wash my face para maging malinis siya to cleanse the face before applying other products. Yung product na gagamitin ko is yung this one. Facial foam. Ginagamit ko is yung purifying and acne clearing ng Skin Magical. Actually, lahat kami gumagamit nito eh. Tatlo, meron yung sa asawa ko, meron sa akin, so yun. Actually, pag mapapansin nyo, parang sira-sira siya. Kasi, ginawa ko talaga yun para palatandaan na sa akin to. Kasi, pare-parehas nga siya. Nung nilagyan namin ng name na tatanggal, so kailangan siyang lagyan ng palatandaan. Dahil, for hygienic purposes, kailangan, dahil nga meron siyang ganito, sponge or yung pang scrub or yung brush, kailangan ikaw na talaga gagamit. So, let's start. Actually, my face. Ang face ko nga pala is dry. Ang facial foam talaga, intended siya, mas maganda siya kapag oily yung skin mo. Kasi nakakapag-dry nga ito. Since ako, dry na, ito pa rin ginamit ko. Wala eh, pasaway ako. Kasi, wala, minis. Na-feel ko siya. Yun kasi yung ano, yung dapat talaga. Pero na-feel ko talaga, okay to sa face ko. Kaya na-continuous pa rin ako, kahit dry ako. Kaya, ginagamit ko talaga to once a day lang. So, once lang. So, once pag nagamit ko ng umaga, hindi ko nagagamitin ng gabi. Kasi, mag-feel ko talaga yung tightness. Nakaka-dry talaga siya. So, maganda talaga siya sa oily skin. Pero, nakakalinis talaga siya. So, kasi, hindi ako nag-breakout pag ginagamit ko siya. Kunti na nga lang siya eh. And this is very matipid. Ang tagal-tagal niyang gamitin. Sobra. Namis. Ilang buwan. Hindi ko alam. Una. Parang simula pa at ng quarantine. Mga March or April. Meron na tayo. So hanggang ngayon, surviving pa siya. Siguro parang pang isang buwan pa siya. So after this, wash off na or i-rinse na kung i-rinse ko na siya. So yun guys. Tapos na, kitang-kita na yung aking eye bag. Ayan na. So wala na tayong kagawa dyan. I was born to have a big eye bag.
And next is facial scrub. Ito na yung kinipili ko doon. So, ang next na gagamitin ko is mag-facial scrub naman ako. Ito ang ginagamit ko, yung Human Nature Purifying Facial Scrub Strawberry to. Strawberry. Sorry, wala akong salami. Hindi ko siya mabas. Ayan, yan. Ito. So, ito. Gusto ko rin itong, ano na to, facial scrub na to. Sa Human Nature, maganda yung mga product doon. Medyo may kamahalan nga lang kasi yung iba, kasi naman natural siya. And yun, so, pero itong facial scrub, hindi naman to araw-araw na ginagamit ko. So, twice a week lang to. What I love about this product is ang soft niya sa face right after ng pag na-rinse mo na siya or napalawan mo na siya. Yung soft niya, parang ang soft ng feeling nito sa ano niya. Saka mild lang yung mga beads. Hindi ganun nakakapanggusgos ng ating sensitive skin sa face. So, abot sa leg. Pagtagalin ko lang siya dyan ng medyo, yun ang 1 minute to 2 minutes. Tapos imamassage ko lang siya para ma-feel niya talaga yung scrub. So yun. Okay na, na-massage ko na, and medyo naibabad ko na rin siya sa aking face. So, balawan na natin. Hindi pala ko kasama. Balawan ko na. So, yun. So, yun. Ayan na. So, yun. Okay na. So, I feel the softness na sa aking face after ako nag-facial scrub. And that's it. So, yun lang yung aking cleansing procedure. So, maliligo muna ako, guys. Siyempre, hindi ko kayo isasama. Siyempre, baka hindi kayo makatulog or baka hindi nyo magustuhan o makita nyo. Charot. Ganun. So, yun. Later na ulit. So, yun, guys. I'm back. Ulit. Tapos na rin ako maligo at na-cleanse ko na yung aking face. So, next is yung toner naman and moisturizer. So, first thing, after washing my face, first thing. So, next step, ang gagawin ko is toner. Dalawang klase yung toner na ginagamit ko. Meron ako yung treatment toner at meron din ako yung cleansing toner. So, mahilig talaga ako mag-cleanse. So, yung cleansing toner na ginagamit ko is yung Eskinol. So, yung mga iba dyan, sasabihin na hindi naman to toner, pero I use this as my toner. Cleanser talaga siya, pero yun nga, my cleansing toner. Then, yung isa, yung Ayesha toner. So, pag meron akong skin problem, like nagtutubo yung aking may nagpaparamdam dyang disaster sa face ko. So, may nagbibuild up na tagyawat. Ito yung ginagamit ko, yung Ayesha toner. Gumawa na rin ako ng vlog about this product. Then, if you want to know more about this product, watch nyo na lang po yung video ko na yan. And dito ko kasi siya nilalagay kapag ito bago kasi ito, so nilalagay ko siya dito. Ayan, ginagamit ko siya kapag may ano, hindi ko na siya araw-araw ginagamit kasi dati nung una araw-araw nung nasa treatment process pa ako. So ngayon bihira na lang kasi nga ito treatment to, so hindi to siya pwedeng rejuvenating to, hindi siya pwedeng araw-araw, so masusunog yung aking face.
So yun, ang gagamitin ko dito sa akin toner is yung cotton pad. So mas komportable ako dito, mas maganda. And yung ginagamit ko cotton pads is yung Clinny. So gusto ko siya. Itong ano na to, itong Eskenol na to. Madalas kong ginagamit or ngayon talagang ang lagi kong ginagamit is yung calamansi na Eskenol. College pa lang talaga ako, Eskenol lover na ako. So, naniniwala na talaga ako sa Eskenol. So, hindi ko na siya tinanggal sa aking sa aking routine. Hiyang na hiyang na ako dito. Feeling ko, pag nilalagay ko siya sa face, ang fresh-fresh, ang nakaka-press ko, ang lamig niya sa face, and syempre, nakakalinis. Lalo na pag nag-makeup. So, yun. All over the face. So, most of the, ano, Eskenol, o yung product, dito ko ni-scratch. Dito ko inaano sa ilong kasi dito yung madalas tinutubuan ako ng tagyawat. And then dito, sa noo. Sa other noon, dito naman sa leeg. Syempre, pabuti natin sa leeg. Ngayon, wala naman akong tagyawat masyado. So, hindi ako gagamit ng Ayesha. After this, after the toner, is moisturizer. Yun lang. So, napaka konti lang ng ginagamit ko tuwing umaga. 3-step lang. Cleanse, tone, and then moisturize. Kasi most of the time, kapag nagme-makeup ako, mas gusto ko walang masyadong nilalagay sa face. Kasi parang feeling ko magkakatagyawat ako dun eh. Kasi pag marami ka nang masyadong nilagay dyan sa face mo, tapos lalagyan mo pa ng mga makeup, so parang yun yung magiging cause ng clogged pores and magkatagyawat, ganun. May ipon yung dirt, yung chemicals from the halo-halo dyan sa face mo. So yung ginagamit ko palang moisturizer is dalawang klase. Minsan ito, ginagamit ko yung Skin Fit. Ay! Wait. There's more. Meron pala. So, after ng toner, gumagamit pa rin pala ako ng Skin Fit Face Mist. So, after the toner, hinahydrate ko din ulit yung aking face kasi nag-dry siya sa paggamit ko ng cleanser, tsaka nag-scrub ako. Then, yung toner, medyo matapang siya at nakaka-dry siya ng skin. Kasi nga pang cleanse siya. So, ito, para ibalik ko yung nawalang moisture dun sa face ko dahil nga sa mga cleanser. So, yun, ito. Then, talagay lang ako ng konti. Marami pala. Mas marami. Feel ko siya. So, yan. And then, I leave it there hanggang sa matuyo siya bago ko ilagay yung aking moisturizer. So, bago ko ilagay yung moisturizer ko, magpapatuyo muna ako ng face. Explain ko muna ito yung dalawang moisturizer na ginagamit ko. Itong aloe vera, Skin Fit aloe vera. Gustong-gusto ko talaga siya. And it helps me maiwasan yung mga acne and then yung aking pag-build-out ng mga tagyawat dyan. Kasi ito ay for hydrating, nourishing, and antioxidant, sabi dito. May nakakalambot din siya ng skin. Then, huwag kayo mag-alala pag gumamit kayo nito. Kala nyo kasi, ano siya, di ba? Parang gel type siya, malagit siya sa mukha, hindi. Kahit nga, minsan napaparami ko siya eh. Mabilis naman siya i-absorb ng face natin. Before, nung nagkaroon ako ng allergy sa neck, nakatulong din to sa akin. Kasi nakakatulong siya na mapa-less yung irritation or yung pangangati dito sa ating, sa aking leeg dahil nga din sa allergy. And then, marami din siyang gamit since aloe vera nga siya.
So, nakakapagpaputi, soothe skin, smooth skin. So, yun. So, I love aloe vera talaga. Kaya yung aking skin mist, ay, sorry. So, yung aking face mist at saka yung aking moisturizer is aloe vera talaga. Then, yung other moisturizer na ginagamit ko is yung vitamin E. So, yan. Gumawa na ako ng vlog or ng video about this product. So, kung gusto nyo malaman about more about this product, hanapin nyo na lang sa channel ko. So, malalaman nyo dun kung ano yung mga benefits at yung mga nagagawa nitong product nito sa ating skin. So, gustong-gusto ko tong product na ito kasi light lang siya sa face. So, mostly, ginagamit ko siya kapag aalis ako. So, pag maglalagay ako ng makeup, kasi para hindi masyadong malagkit sa face. Kasi ito medyo malagkit to eh. So, mas pag sa bahay lang ako, ito yung mas gusto ko. Kasi medyo extreme or medyo maano yung kanyang moisturizing effect. Pero hindi siya naman yung talagang maglalagkit ka dyan. Hindi naman. Mabilis naman siya mag-absorb. Mas prefer ko lang talaga to kapag may makeup. So, yun. And so, ngayon, since wala naman ako ng lakad, so, ito yung gagamitin ko. Ito yung pinaka-last na ginagawa ko. Yun naman talaga. Talaga namang yun na pinaka-last. So, yung moisturizer is to, ano, ang use niya is para ma-lock in or lahat ng mga product na nilagay natin sa face and toner, yung mga face mist or yung other product na nilagay natin, para mag-stay siya sa ating face, ito yung para magla-lock in sa ating mga pores. And also, para mag-take effect yung mga other product na nilagay natin. Other benefit nito, of course, yung to moisturize. Para hindi tayo manatiling dry ng ating face. Kasi, syempre, mahalaga sa ating mga girls na hindi tayo dry sa ating face. And then, para iwas tayo sa wrinkles and everything. Then, kasi yung dryness din nakakapag tagyawan. So, para matagal yung ating youthful look. Hindi charot nito. Ngayon, konti lang, kahit konti lang, pwede natin lagay. Ako, minsan marami. Minsan, ano, pag trip ko, marami. Parang binababad ko siya. Para siya nagiging face mask. Minsan naman, light lang. So, nakikita niya, diba? Parang ang sticky niya. Pero mabilis yung mawala. Don't worry. So, yung mga gumagamit na ng mga aloe vera products, alam nila yan. That's it. Ayun. I'm done. So, that's it. Yun lang po yung aking skincare routine every morning. And, yun guys. So, that's it for this video. Thank you for watching. And, if you like this video, don't forget to click like, and then of course kung di ka pa subscriber, subscribe ka na, and then click mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos upload ko. And that's it. So, thank you. Bye-bye.